Op, it's a prank. Eto, totoo na talaga to. Tara, bike check tayo. Welcome sa Cycling Crew Philippines. Ako nga pala si Crewmate Rigel at dito sa CCP, gumagawa kami ng mga videos about bike touring, bike checks, and all about bikes. At sa episode na ito, i-check natin ang isa sa pinaka-unique na bike sa Pilipinas. At ito, ang GT Avalanche Pilipinas. Tara, samahan niyo akong i-bike check tong bike. So, eto na yung GT Avalanche Pilipinas natin. Ano nga bang meron dito sa GT Avalanche Pilipinas? Actually, 400 plus lang nationwide ang merong ownership ng ganitong frame. Depende na siguro sa size and kulay. So, yung akin, 29er small siya. Tapos, bubblegum and orange yung kulay niya. And as you can see sa decals, GT, meron siya dito sa side. Meron din siya sa top. And meron din siyang decals sa baba. Avalanche Pilipinas na tatak. Dito nyo makikita sa rear side ng bike. So, yung mga gantong frame is T6061 aluminum or yung combination ng aluminum, silicone at magnesium. Good siya for light trails or extreme trails. Hindi siya basta-basta nasisira. So, itong GT, guaranteed siya na hindi siya basta-basta nasisira sa hard and extreme trails. Kung mapapansin nyo rin, the frame is consisting of triple triangle design. Yung kada triangle niya is yung butas. So, 1, 2, and 3. So, sa fork naman, budget air fork to na Feliz Air Pro. 29er din siya. And yung price niya is nag-range lang ng 4K to 5K sa market. Meron siyang, may lock siya, pwede mo siyang isara o ibuka pag gusto mong nagbabounce. O, tas meron din siyang, may seal din siya para dun sa air. Kung ilang air lang yung ilalagay mo. Nga pala, may warning sign to. Pwede nyo lang siyang gamitin sa light trail. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa extreme trails. Tapos sa ilalim, sa kabila, meron siyang mga rebound. Yung, kung nakikita nyo sa kabila, yung color red na parang pin. So, paalala lang, yung air ng air fork, nakadepende sa weight natin. Tsaka, huwag nyo siyang gagamitin sa sobrang extreme na trail. So, sa group set naman, ginamit natin dito is SRAM SX Eagle. Hollow tech na siya. Ang advantage nito, one by lang siya, 30-40. Pwedeng-pwede sa ahon, tsaka sa patag. Yung kanyang rear derailleur, long cage siya. So it means, para siyang nakaklutch, hindi siya basta nagda-drop yung kadena niya dahil nasa tamang stretch out yung chain. So punta rin tayo sa cogs nito. Sa cogs ng SRAM SX Eagle, ang pinakamaliit niya na cog is 11 teeth. Tapos sa pinakamalaki, 52 teeth. Sobrang solid nito sa trail. At hindi siya basta-basta lumuluwag yung kadena. At saka smooth din yung sa pedaling niya. Sobrang gandalhin. Sa shifters naman ng SRAM, hindi siya kagaya sa Shimano. Kagaya siya sa L2. Lahat ng pindot mo, paharap. Tapos, bago ko makalimutan, 12-speed nga pala itong SRAM SX Eagle. Brake set naman, Shimano MT200. Pero sobrang goods na ito. Kahit unting pigayin mo lang, kumakapit na siya. Nasa 2K to 3K yung price niya. Depende pa kung brand new or second hand. Medyo mahal na yung brake set ngayon kasi in demand sa market tsaka walang stock. So sa wheel set naman, yung tires natin is very famous yan sa lahat ng bikers. Ito yung Maxxis Icon Tan Wall. Fast rolling siya and goods din siya sa trail. Sa rim naman, U32 TL na rim yung kinuha ko kasi weight wise saka yung design niya is goods sa kahit anong bike. Spokes naman, Richman spoke. So ito, weight wise din, pero matibay siya, made of magnesium. Sa hubs, kung mapapansin nyo, yung hubs natin is yung Cruiser XM490. 6-pole siya, tunog mayaman. Bagay na bagay siya dun sa aesthetics ng wheelset ko. One thing din is, ito yung pinaka pakakatandaan nyo. Yung GT Avalanche Pilipinas is boosted type siya. Ang hubs na kailangan nyo is good for 140mm ang sukat. So yung
cockpit set ko is tong seat clamp. Galing siya sa freebies ni GT, tong seat clamp na to. Tapos, nilagay ko na lang is FMF, 30.9mm sukat niya. And sa saddle ko is yung Velo Plush. Sobrang comfortable nito based on my experience. Tsaka, hindi siya masakit sa puwet kahit gano'ng kalayo na yung nararating namin. Kahit mga 100 kilometers, very comfortable siya. Punta naman tayo sa head tube. Head tube niya is Mountain Peak na naglalaro siya sa price na 500 pesos. Lahat na yan, kasama to, pati to. Tapos sa stem, Tosic, ang brand niya. Carbon siya, carbon. Carbon Lodi! Same din siya sa carbon din yung aking handlebar, which is yung S-Works ang tatak niya. Sa grip, 1 peso grip, search na lang sa Shopee. Binagay ko yung kulay niya sa kulay ni GT Avalanche kung makikita nyo naman. At yun na nga ang ating bike check para sa GT Avalanche Pilipinas. Sa experience ko, sobrang good pagtitingin ng kanang tao. Kasi unique yung frame mo, wala ka talagang makikita na halos kagaya niya. Hindi siya usual na frame na makikita mo sa kalye. Very fancy siya tingnan sa mata. At sa bike check na ito nga pala, kung meron kayong gustong i-share about sa GT Avalanche Pilipinas, ay i-comment nyo lang sa ating comment section. At kung nagustuhan mo tong video na to, ay mag-iwan ka lang ng thumbs up at mag-subscribe ka na sa aming channel kung hindi ka pa nakasubscribe. At lagi nating tatandaan, ride safe mga crewmates! Ingat! 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 Ride safe,